Yes po, muli po, isang magandang-magandang araw po sa ating lahat, mga kaboyner. Muli, welcome po sa ating channel, Bonies Ring. At ang content ko po sa araw na ito, mga kaboyner, ay patungkol po sa mga palaging tinatanong sa atin. Sino-sino po ba daw yung mga fake coin vloggers? hindi ko na po sila papangalanan kasi baka entrapment lamang or baka yung mga mismong vlogger na yon ang nagtatanong sa akin to entrap me siguro. So ang isasagot ko po ay ibibigay ko po ang ilang mga tip sa kanilang mga content, sa aming mga content, kung sino po yung mga legit na coin vlogger at mga fake vloggers, lalong lalo na po yung mga clickbaiters na tinatawag. Una pong tip, ano, para po sa mga clickbaiters, makikita po sa kanilang thumbnail na mayroong nakalagay na halimbawa po 20,000 o kung minsan talagang 100,000 pa po ang nakalagay, at ang nasa picture po na barya ay napaka-common lamang. Pero kapag iyo pong pinunood ng buo ang kanyang content, ayan po, na-scam ka na dahil wala naman nakalagay doon, wala naman siya sinasabi doon sa presyo na nandun sa kanyang thumbnail. So kumbaga talagang ano lamang po yun, pamemeke, para mapansin mo nga na may halagang nakapatong doon sa napaka-common coin, nga lamang talaga panunuorin mo siya. So yan po ang isa sa mga technique ng mga clickbaiters. At yung iba naman po, mga ka-coiners, ito, madalas nyo po nung nakikita ito. Ito ang tanong, meron ka ba nito? Bibilhin ko. Tapos, nandyan yung presyo. Kapag pinanood mo, brilliant and circulated pala ang hinahanap. At, hindi lamang isang barya ang tinutukoy niya na bibilhin niya. Halimbawa, 2,500 ang nakalagay. Ang hinahanap niya ay brilliant uncirculated. Hindi naman niya na-research dahil hindi naman nga siya talaga legit na collector. Wala naman palang ginawang brilliant uncirculated sa baryang hinahanap niya. At yung iba naman po, mga ka-coiners, ganito naman po ang estilo. Kung meron ka nito, ayan, naka-picture, napaka-common po na coins, benta mo na. Kanino mo ibebenta? Siya nga na nagsabi na meron daw bumibili doon noon ng napakataas na halaga. Siya mismo nga, hindi niya binibili eh. Sino ang bibili? Yan po ang makikita po ninyo sa mga thumbnail po ng mga bulaang propeta ng mga barya. At ito naman po, karamihan po sa mga fake vlogger o coin vlogger, wala silang ginawa sa kanilang mga content sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Mula nang sila po ay gumawa ng content ay walang ginawa ang mga yan kundi pamimili at mamili ng mamili na hindi naman natin nakitaan na sila po ay nakabili na. Unang-una po, ganito. Sinasabing sila po ay mga legit na coin collector. Samantalang binibili po at hinahanap ay mga common coins. Alam po ba ninyo, mga ka-coiners, kapag ang isang collector, hindi po, wala pong collector na Pilipino na hindi po nangarap na magkaroon po ng mga gandang USPI coin o mga old coins po na mayroon ng kasaysayan. Bakit ka bibili ng yung mga commemorative coins nga po na 10 piso, 5 piso, piso na napaka-common coins lamang, 2,000 hanggang 4,000 pesos na po ang bili. Samantalang lagi ko na nga sinasabi sa kanila yung hinahanap nilang brilliant and circulated, halimbawa ng 10 piso Marcelo S. Del Pilar,
pwede kang makabili ng Brilliant Uncirculated sa BSP, 200 pesos lang. Eh, samantalang sila, bibilhin daw almost uncirculated, 2,000. So, yan po, mga coiner, talagang dumami pa yan. Apakarami po. Yung nga pong isa, natawa ko, pero tingin ko sila-sila rin ito eh. Napakarami lamang po nilang mga channel. At yung iba po ay hindi nila sariling boses yung ginagamit nila. Apps po ang ginagamit para hindi po mahalata na sila rin ang mga ito. At sana po ay dumating niya yung karma sa inyo. Si YouTube naman, hindi natin maintindihan bakit hindi siya gumagawa ng aksyon sa mga ganitong klase ng problema. Sa bagay po ay parang naiintindihan natin, sa milyon-milyon po ba naman na nag-content ay hindi na po nila masala ito. Kaya kayo po bilang mga naaapektuhan ng mga ganitong kalakaran ay pwede naman po natin na putulin ito. I-report po mga ka-coiners. Pindutin lamang yung kanilang video, lalabas po yung tatlong tuldok. Pipindutin mo yon, then marami po yung lalabas dyan at pindutin mo po yung misleading information or misinformation. At malay po natin baka sa mga ginagagawin nating mga ganyang paraan ay makita po talaga ni YouTube na meron po mga katiwaliang nangyayari. Kawawa po mga ka-coiners yung mga nabibiktima ng mga taong ito. Bukod sa nasayang na ang kanilang mga oras ay namali pa ang kanilang paniniwala sa mga bariyang ating kinokolekta. So yun nga po, misleading information. Lalong kawawa yung mga baguhan na nagbumpisa pa lamang sa coin collecting hobbies. Hindi po ba? So nakakapagsimula po sila sa hindi tama dahil po sa gawa ng mga taong ito. So sana po mga ka-coiners, sa lahat po pakiusap sa mga naiinis po sa akin sa araw-araw na ginagawa ko, pagtuligsa sa mga ito, pasensya na po dahil hindi po titigil si Coiner's Ring habang nandyan pa po ang mga bulaang propeta niya.